Kung makikita natin dito, guys, ang ating contactor na ating ginamit, wala siyang normally open, no, sa bawat gilid. Para magkakaroon siya ng maintaining contact, dapat mayroon siyang normally open sa bawat gilid. Pero dahil wala siyang normally open sa bawat gilid, ang ginamit natin na normally open ay yung sa relay para magkakaroon ng maintaining contact ang ating contactor. Gumamit tayo ng maintaining contact sa relay. Katulad nito. Try natin yun. Ayan, mayroon siyang maintaining contact, no? Gumana siya. Hindi siya namamatay. Maliban na lang kung i-stop natin. Ayan. Pasensya na po kayo kung nagmamas ako kasi hindi pa kasi ako nakapagpasukat ng papustiso. Bungal kasi ako, guys, kaya minabuti kong magmas muna sa ngayon. So ngayon, guys, mayroon akong bagong isishare sa inyo. Ito ay tungkol sa start-stop connection, no? Yung how to connect the contactor to have maintaining contact without normally open both side. Katulad nito, guys, kung nakikita natin, paano natin to ikabit ngayon sa stop-start connection na magkakaroon siya ng maintaining contact. Kung makikita natin dito, no, wala siyang normally open kung saan natin ikakabit yung maintaining contact natin para sa ating three-phase motor. Ito kasi susupplyan natin to ng three-phase motor, no, kung makikita natin. Ito yung overload natin. Ngayon, ang tanong dyan, paano naman natin to ikabit na wala tayong normally open sa bawat gilid? Paano siya ngayon magkakaroon ng maintaining contact? Ito, guys, ay mga technique ito na malimitan ko na rin nagagawa sa aking company simula pa noon. Way back 2006, nung time na nagsisimula na ako magiging isang electrical technician. Ito yung mga madalas ko rin nakainkwentro noon na problema. Kasi wala nga tayong normally open, paano natin to ikabit ngayon na magkakaroon siya ng maintaining contact. Yun ang gusto kong ituro din sa mga baguhan. At least alam nyo rin. Ngayon, guys, kung paano to gagawin na magkakaroon siya ng maintaining contact, na mag-activate ang ating contactor na mag-standby pa rin siya kung i-press natin ang start button, gamitan natin ng relay. Itong relay, guys, ito siya ang magsisilbing normally open contact niya, no? Magkakaroon siya ng maintaining contact. Ngayon, ituturo ko rin sa inyo kung paano siya ikabit. Ngayon, mayroon akong diagram dito. Gusto ko rin ipakita sa inyo, no? Kung paano yung function niya kung mayroon siyang maintaining contact, no? Ito, guys, ay napaka-simple lang naman ito. Pero ito ay na-inkwentro ko na rin. Kaya gusto ko lang ibahagi sa mga baguhan. Sa mga veterano, talagang napaka-easy na lang ito. Napakadali na lang ito para sa kanila. So, ito yung diagram niya, guys, aking ipapakita sa inyo, no? Tapos, pag-aralan natin ang function niya. Kung makikita natin dito, how to connect the contactor to have maintaining contact without normally open both side. Ito yung stop button natin. Ito yung start natin, no? Ang gagawin natin, guys, igano natin, no? Kukuha tayo ng maintaining contact sa relay, tapos iparallel lang natin siya sa relay. Ngayon, guys, pag-aralan natin ang function, no? Ito kasi yung stop button natin, ito yung start button natin, no? Ito yung relay natin, ito na siya, no? Ito naman yung magnetic contactor natin, ito na siya, no? Ngayon, guys, pag i-press natin tong start button, magko-close ito, guys. Gaganon siya, no? Ang kuryente ngayon, dadaloy dito, no? Kung lalagyan natin to ng power supply, ang line 1 at saka neutral, ang kuryente ngayon dadaloy dito, no? Gumana ngayon ang relay natin. Paggana ng relay natin, guys, i-close to ng relay natin, no? Ngayon, pagbitawan natin tong start button, babalik to sa normal position na naka-open. Gaganon siya, no? So ngayon, ang kuryente ngayon, guys, dadaloy dito, no? Still pa rin gumana ang relay natin, no? Dahil magkakaroon siya ng kuryente, no? Tapos dito naman sa line 2 natin or neutral, kung nakakonekto sa power supply natin.
Ngayon, dahil nakaparallel tong magnetic contactor natin, guys, mag-a-activate din, no, silang dalawa. Gumana ang relay natin, gumana din ang magnetic contactor natin, no. Dahil ang kuryente dadaloy dito, no, gumana ang relay, gumana din ang magnetic contactor natin. Ngayon, pag i-press natin tong stop button, mag-o-open ito, guys, no. Gaganon siya. So, ngayon, ang kuryente hanggang dito na lang, no. Mamamatay ngayon ang relay at saka yung magnetic contactor natin. Pagpatay ng relay natin, guys, mag-o-open ang contact nito, no. Pagbitawan natin to, guys, babalik to sa normal position na naka-close. Katulad nito, gaganon siya, oh. Ngayon, nag-close ang contact niya, no, pero ang kuryente putol na. So ngayon, namamatay ngayon itong relay natin at saka itong magnetic contactor natin. Ngayon, guys, i-demonstrate natin kung paano natin to i-connect. Lagyan natin ng power, no? Tanggalin muna natin to. Kung makikita nyo dito, guys, winiringan ko na, no? Ito yung stop button natin, no? Ito na siya. Ito ng wire na ito. Tapos ang jumper niya, ito na siya, no? Jumper dito sa start natin. Tapos ngayon, ang common naman, itong common na ito, nakakabit siya sa normally close at saka sa normally open ng start button natin. Ito siya, ikabit natin sa ating line 1, dito natin ikabit. Tapos ang kasunod naman, guys, lusot dito sa kabila, no, ang ating common wire. Ito yung common wire natin, ito siya, no, ito yung common wire natin. Kung makikita natin dito, no, may jumper siya. Tapos ito yung common natin. So, ibig sabihin, ito yung common natin, no. Ikabit natin to sa normally open ng, ano natin, relay. Ito yung relay natin, guys, no. So, ikabit natin dito, no, sa 41. Tapos ngayon, ito naman sa start natin, no. Ito siya. Ikabit natin sa A1, no? A1 ang relay natin. So, ibig sabihin, dito natin ikabit, no? Maglagay naman tayo ng jumper, guys, no? Sa number 44. Papunta ngayon sa A1 ang relay natin para sa ating maintaining contact. Ito kasi yung normally open ang relay natin, guys, no? So, bali, ilagay natin galing dito, papunta ngayon dito, no? Tapos, guys, takpan na natin to, no? Tapos, guys, ang kasunod naman yan, maglagay naman tayo ng jumper dito, no? Pwede rin sa A1, pwede rin dito sa number 44, no? Pareho lang naman. So, dito na lang natin ilagay, guys. Dahil dito kasi, mayroon ng dalawang cable, no? Na nilagay natin. So, itong A1, ilagay natin dito. Pareho lang. So, ibig sabihin, galing sa number 44, papunta ngayon sa A1 dito. Tapos ngayon, maglagay naman tayo dito sa line 2, no? Papunta sa overload natin, 95. Galing dito, papunta ngayon dito, no? Tapos ang kasunod naman, guys, from 96 sa overload, normally close, papunta ngayon sa A2 natin, no, ng relay. So, ibig sabihin, galing dito, papunta ngayon dito, no. Tapos ngayon, maglagay naman tayo ng jumper dito, no, sa A2. Papunta ngayon ng A2 din ang magnetic contactor natin, no. Ibig sabihin, galing dito, papunta ngayon dito. So ngayon, guys, tapos na tayo sa wiring, no? I-arrange lang natin yung cable. Ngayon, i-try natin i-on. Press natin start button. Ayan, gumana siya, no? Mayroon na siyang maintaining contact ngayon, no? Try natin i-off. Ayan, na-off siya.
Try natin ulit. Gumana siya. Tapos yung three-phase motor natin dito natin ikabit, no? Lusot naman dito sa overload natin. Ganun lang siya kadali, guys, para magkakaroon siya ng maintaining contact ang ating contactor. Ganun lang kadali, no? Gamitan natin ang relay. Kung makikita natin, guys, no, mayroon na siyang maintaining contact. Sana, guys, nakapagbigay ito ng konting kaalaman sa mga baguhan. Maraming salamat sa inyo, guys. Hanggang sa muli.